Hello guys! Good evening! Welcome back to my channel. So tonight po, katatapos ko lang mag-duty. And because it's Chinese New Year tomorrow, nakagwali ako na pong gumawa ng tikoy. So I'm gonna show you how to make tikoy just using three ingredients. So we have 4 cups of glutinous rice, 2 cups of brown sugar, and 1.5 cup of water. Okay, samahan niyo po ako at ituturo ko po sa inyo paano gumawa ng tikoy. Yung sa flour natin, lalagyan lang natin ng hole sa gitna. Tapos, add ang water. Slowly. So, ganyan lang natin siya. Halu-haluin lang po natin hanggang wala nang lumps or smooth na siya. Dadagdagan ko po ng water kasi nakita niyo hindi pa siya ganun. So, mag-a-add ako ng half cup muna. So, we'll add yung sugar. Add natin yung sugar. So, haluin nyo lang po siya hanggang smooth na siya and fully incorporated. Mapapansin nyo na ganyan na siya malapot and pwede na siya. You can also add, kung may mga dates kayo at mahilig kayo ng dates, you can add dates cut into cubes, but I'm just making a plain tikoy. Tapos na natin yung ating mixture. So, ngayon naman, ang gagawin natin is may oil ako dito. Ang gagawin natin yung pan natin. I-grease lang and make sure na grease siya hanggang sa side. Para hindi dumikit yung tikoy natin. At mas mabilis nating alisin pag natapos na siyang maluto. And make sure na hindi punong-puno yung lalagyanan. Ngayon naman po, gagawa tayo ng tikoy ube flavor. So, the same, isang ano ng packet of glutinous rice flour, water, and sugar. So, paghahalo-haloin lang natin. The sugar. And yung water, unti-unti lang. Some more the leftover water. Add ko na rin po yung powder na ube kasi ube flavor. So I have 1/3 cup of ube powder. Kung may halaya kayo, pwede nyo rin pong gamitin yung halaya. Magdagdag ng halaya at saka yung which I'm gonna add in a bit yung ube flavoring.
dahil po medyo thick pa siya, I'm gonna add more water kasi nga gumamit tayo ng ube powder. Ube powder. So, it will need more water. I'm gonna add 1/4 cup of water. Mag-add po ako ng drops ng ube flavoring para masarap siya. Ito na po yung mixture natin. So, tapos na. What we're gonna do is, meron na ako ditong na gawa na pan na nag-grease ko na rin siya ng oil. Ngayon, isasali na natin siya. Tapos na natin yung ating plain tikoy and I have the ube tikoy. So, ready na po natin siyang ilagay ngayon sa steamer. Dito na po sa steamer, so nilagay ko na siya. I-cover lang muna. And then you put the second layer. Para hindi mag-drip yung mga tubig sa mismong mixture. Another one. And then, steam lang natin siya hanggang yung middle niya it comes out clear using a toothpick. There we go. Wait lang natin siya. So, mga 30 minutes to 40 minutes. And we'll check it. So, ito na po. Tapos na natin may steam yung ating tikoy. So, yung makita mo dahil nga po yung mga tips ko na kailangan generous ang pag-apply ng oil para hindi siya dumidikit. And also, lulutuin siya sa medium heat para hindi po siya bubbly yung ibabaw at hindi magkaroon ng tubig. Kaya you have to use yung cloth in between the pans. And there you go. So, lalagay na natin siya sa fridge for 24 hours para mas mabilis at mas maganda siyang i-cut tomorrow. And it is 12:30 in the morning. So, magpapahinga na rin ako. Lalagay ko siya sa fridge and I'll show you tomorrow morning. So, ito na po ang ating pinalamig na tikoy. So, I left it in the fridge for 16 hours and ito na po siya. So, gagawin natin. Ilalagay natin siya and hiwain. Go. Ang dagkit niya. So, ayan na po ang ating tikoy. So, pwede natin siyang iprito. I-ano sa egg. Mamaya, I'll show you. Luluto tayo ng nakalagay sa egg. Masyado po siyang yung malagkit. There you can see. Ayan. So, you cut it in half. Ready for prito. Kung ayaw nyo naman ng prito, pero pwede nyo kainin siya ng on its own. Masarap siya. I want more. Ito naman po yung ginawa nating ube.
you can see, yan yung ibabaw. And yan yung ilalim. Oops. And taste natin. Ala ko yung chicken. Ito na po ang ating tikoy. Thank you very much for watching. Please continue to support, share, and comment down below. Thank you. Bye. Konghaypachai.